Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, 87 mahalagang gamot papatawan ng maximum drug retail price. Mga kaso ng coronavirus disease 19 pababa na. Ngunit World Health Organization pinayuhan ang publiko na huwag maging kampante. Dole tutulong para sa job security ng mga Pilipinong nasa cruise ship sa Japan kapag pinauwi na ang mga ito sa bansa. Police Lieutenant Colonel Jovis Penido dismayado sa pagkakasama sa Duterte drug watch list. Level ng tubig sa Angat Dam mas mataas ng halos 3 metro kumpara sa normal level. At mga sundalo sa Nueva Ecija pinasimulan ang pagtatanim ng gulay sa mga kampo. Pababa na ang bilang ng mga namamatay at tinatamaan ng coronavirus disease batay sa huling datos ng China. Ngunit ayon sa World Health Organization, hindi pa rin dapat maging kampante ang lahat kaugnay sa naturang sakit. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Nasa mahigit 1,800 na ang reported deaths related to coronavirus disease 19 ngayong araw. Ngunit kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng mga dinadapuan ng sakit kumpara sa mga nagdaang araw. Ayon kay World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, batay sa data na ibinahagi sa kanila ng China, kakaunti na ang nagpupositibo sa naturang sakit. Gayunman, masyado pa ani ang maaga upang magkaroon ng konklusyon kaugnay sa COVID-19. This trend must be interpreted very cautiously. Trends can change as new populations are affected. It's too early to tell if this reported decline will continue. Every scenario is still on the table. Sa ngayon ay mayroon na aniya silang mas maayos na pag-unawa sa naturang sakit na maaari nilang magamit sa paghahanap ng lunas para dito. Ipinahayag rin ni Ghebreyesus na tila hindi kasing deadly ng SARS at MERS-CoV ang COVID-19 dahil 80% ng mga pasyente nito ay gumagaling. Sa ngayon ay patuloy sa pamamahagi ng medical supplies at protective gears ang WHO upang mapigilan ang pagkalat pa nito. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue. Gumawa ng online petition ang mga overseas Filipino workers at mga Pinoy na nakatira sa Hong Kong para payagan silang makaalis na ng Pilipinas at makabalik sa kanilang mga trabaho. Samantala, pinag-aaralan pang maigi ng pamahalaan kung babawiin na rin ang travel ban sa Hong Kong at Macau. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Halos 5,000 na ang lumagda sa isang online petition na nananawagang payagan ng mga stranded overseas Filipino workers sa Pilipinas na payagang bumalik ng Hong Kong. Kasunod ito ng travel ban na ipinatupad ng pamahalaan sa mga bansang China, Macau at Hong Kong. Nakasaad sa online petition, apektado na ang trabaho ng mga Pilipino doon. Gaya umano ng ilang Filipino domestic helper na tanging inaasahan ng kanilang pamilya. Pero ayon sa Malacanang, pinag-aaralan pang mabuti ng pamahalaan ang mga panukalang bawiin ang travel ban sa Macau at Hong Kong. Dahil nais munang matiyak ng gobyerno ang kaligtasan ng mas maraming Pilipino kaugnay sa banta ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Na-lift ang ban. Now we're assessing travel ban on Macau and Hong Kong. So, depende. Kasi ang mahalaga sa atin yun, keep presidente palagi yung safety ng mga kababayan natin. Sa Taiwan, kaya tayo nag-leave. Because pinakita ng Taiwan how strict their protocols are, yung mga facilities nila, maayos eh. So, kumbaga, ligtas yung mga kababayan natin. Samantala, tuloy ang gagawing paglilibot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa iba't ibang bahagi ng bansa upang maisulong ang turismo sa Pilipinas. Ayon naman sa Department of Tourism, posibleng dalawin ng Pangulo ang Boracay, Cebu at Bohol ngayong Pebrero o sa Marso.
as mentioned during the call on the president, it has to be immediate. So it's going to be in the next couple of weeks. But we're of course lining up destinations, no? Like destinations like Boracay, Cebu, for instance. It's also mentioned during our meeting even Bohol as part of the initial list of destinations the president would most probably visit within the next couple of weeks. He's always a magnet. His presence attracts people from attending an event. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacañang. Nagdeklara ng lockdown ang ilang tourist destination sa Cordillera dahil sa banta ng coronavirus disease 2019. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Yes, Grace. Yes, aga ipinahinto na nga aktibidad ng ecotourism sa dalawang bayan sa Benguet sa gitna ng banta ng pagkalat ng COVID-19. Ito'y upang maprotektahan rin ang mga residente at bisita laban sa naturang sakit. Bunsod nito, ilang negosyante ang apektado na ang kita. Sa ngayon, talagang wala kaming masyadong kita. Humina, apektado kami lahat na taga Baguio. Mas maganda yung kita namin noon kaysa ngayon. Malaki na bawas din. Imbis na kwan yung pagpalingki mo, ibabudget mo na lang, hindi na kagaya nung dati. Sa kabuuan, siyam na bayan ng isinailalim sa tourist lockdown sa Cordillera nitong nakaraang linggo. Ito ay ang Bacon, Kapangan, Kibungan, Atok at La Trinidad Benguet, habang Tinglayan, Pasil at Balbala naman sa lalawigan ng Kalinga. Naunang nagdeklara ng lockdown at ang Mountain Province ang sagad habang kinansila ang mga cultural at tourism festivals na nakatakda sana sa mga bayan ng Bisaw at Tadjan. Sa ngayon, ipinagmamalaki rin ng city government at health officials na nanatiling ligtas sa COVID-19 ang rehiyon, lalo ng summer capital ng bansa sa kabilang ng patuloy na pagdagsa ng mga bakasyonista. Ang mga person under investigation o POIs na naitala sa rehiyon ay nagnegatibo sa virus at nananatiling zero COVID-19 ang rehiyon. Ano mo ng balita, live mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Salamat, Grace Doctolero. Nanawagan ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino sa Tripoli na samantalahin ang repatriation na ipinatutupad ng pamahalaan dahil sa tumitinding gulo sa Libya. Narito report ni Grace Cassin. Nagbabala si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary El Mercato sa mga Pilipino sa Tripoli, Libya na papalapit na umano ang pangalib sa kanilang lugar. Ito ay dahil sa tumitinding kaguluhan at mga pagsabog na nararanasan doon. Kaya naman nanawagan na ito sa mga Pilipino na lumikas na at kung maaari ay umuwi na ng Pilipinas. Mismo ang mga kamag-anak ng mga OFW sa Tripoli ay pinakiusapan na rin ni ASEC El Mercato na hikayatin ang kanilang mga mahal sa buhay na bumalik na muna ng bansa. Ang team ng DFA sa Libya patuloy ang ginagawang monitoring sa kalagayan ng mga Pilipino doon. Nagbibigay rin sila ng ayuda sa mga naapektuhan nating mga kababayan. Sa mga Pilipino sa Libya na nais nang umuwi ng bansa ay maaaring tumawag sa Embahada ng Pilipinas sa Libya sa numerong +218 94454 1283 o mag-email sa tripoli.pe@dfa.gov.ph. Maaari ring makipag-ugnayan sa kanilang social media account. Noong isang linggo, dumating na sa Pilipinas ang unang batch ng mga Pilipinong inilikas mula sa Libya. Grace Cassin, UNTV News and Rescue. Nararamdaman na ng mga Pilipino ang pagbaba ng presyo ng mga gamot sa bansa sa loob ng 90 araw. Ito ay matapos lagdaan ng Pangulong Duterte ang Executive Order No. 104 o ang Maximum Drug Retail Price kahapon. Mula sa Maynila, may live report si Aiko Miguel. Yes, Aiko. Yes, Ella, magandang tanghali. Isang magandang balita nga para sa ating mga kababayang Pilipino. Ang pagkakalagda ng Executive Order No. 104 o ang Maximum Drug Retail Price ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Ito ay dahil sa loob ng 90 araw ay mararamdaman nga ng ating mga kababayan ang pagbaba ng 58% sa presyo ng nasa 87 high-cost medicine sa bansa sa first tranche ng pagpapatupad nito.
Ella, sa second tranche naman, may karagdagang 35 uri ng gamot ang bababa rin ang presyo pagkatapos sa mapag-aralan at maaprubahan ng DTI. Sa kabuuan, nasa 122 mga gamot ang bababa ang presyo sa pagpapatupad ng naturang executive order. Prioridad na mabigyang benepisyo dito ang mga senior citizens, PWDs at mga may malubhang karamdaman gaya ng cancer na umaabot sa milyon-milyon ang ginagastos taon-taon. Ayon pa sa DOH, nasa 7 milyong senior citizen ang magbebenepisyo dito. Ang gamot na kabilang sa bababa ang presyo para sa pangunahing sakit ng mga Pilipino at nangunguna sa listahan ng mga gamot, mahal na gamot sa bansa o yung high-cost medicines. Kabilang dito ang mga gamot para sa hypertension, diabetes, sakit sa puso, chronic lung disease at mga uri ng cancer. Lumabas din sa ulat ng Bayan Survey na isinagawa ng Pulse Asia noong November 2019 na 99% ng mga Pilipino ang hindi kayang bumili ng prescription drugs dahil sa taas ng presyo ng mga ito. Kaya malaking tulong, lalo na sa mga mahirap nating kababayan, ang pagkakaaproba at pagpapatupad ng Executive Order Number 104. Ella, kabilang sa pagpapatupad nga nitong executive order, ang pagpapaskil ng lahat ng listahan ng mga presyo ng mga gamot na bababa nga yung listahan ng mga gamot na bababa nga ang presyo. Kaya naman makipagtulungan din ang Department of Health sa local government units para sa enforcement nito. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel, live mula sa Maynila. Lampas pa sa normal ang level ngayon ng tubig sa Angat Dam, habang 8 metro naman na mas mababa ang Samaga Dam. Mula sa Caloocan City, nasa linya ng telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Yes, Ray? Agalampas ng mahigit 2 metro ang level ng tubig sa Angat Dam kumpara sa roll curve elevation. Base sa datos ng PAGASA, kanina alas 6 ng umaga, nasa 202.44 meters ang level nito. Ngayon, kumpara sa 199.61 meters o mas mataas ng 2.38 meters sa normal nitong level sa ganitong panahon. Pero nabawasan ito ng 13 centimeters kumpara naman sa level nito kahapon. Sa kabila nito ay bawas pa rin ang alokasyon ng tubig na ibinibigay ng National Water Resources Board para sa Metro Manila bilang paghahanda na rin sa panahon ng tag-araw. Samantala, mas mababa naman ng 8 metro ang level ng tubig sa Magat Dam kumpara sa normal nitong level sa ganitong panahon. Kaninang 6 a.m. ay nasa 177.5 meters ang level nito. Ang Magat Dam ay pangunahing pinagkukunan ng tubig sa mga sakahan sa Isabela at ilang lugar sa Cagayan Valley. Maging ang Pantabangan Dam ay mababa ng halos 10 metro ang level kumpara sa normal nitong level sa ganitong panahon. Kaninang 6 a.m. naman ay nasa 201.12 meters ang level ng Pantabangan Dam. Aga? Salamat, Ray Pelayo! Susunod! Hinihikayat ng isang senador ang malalaking manufacturing company sa bansa na mas maging responsable at pagtingin ang mga hakbangin sa pag-recycle ng plastic materials. Mula sa Senado, nasa telepono si Harlene Delgado para sa detalye ng balita. Harlene! Yes, Floor. Magandang hapon. Nanawagan nga ang isang senador na paigtingin ang plastic recycling sa bansa sa pagbinig ng Senate Committee on Environment and Natural Resources. Binigyan din ni Senator Cynthia Villar na dapat ay may responsibilidad ang malalaking manufacturing company sa bansa sa pag-produce at pag-recycle nito ng mga plastic mula sa mga produkto nito. Ayon sa senadora, dapat ay sinisigurado ng mga kumpanya na inire-recycle ng mga ito ang sarili nitong ipinoproduce na plastics at gawing panibagong produkto katulad na lamang ng mga upuan sa paaralan. Hinikayat din ng senador ang mga kumpanya na magbigay ng insentibo upang mas mahikayat ang mga mamamayan at lokal na pamahalaan na makiisa sa pag-recycle ng plastics. Nais din ni Villar na isama na sa pagtuturo sa mga bata sa mga paaralan ang tamang pag-recycle. Mula rito sa Senado. At yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat, Harlene Delgado.
Tiniyak ng Department of Labor and Employment na tutulungan ang mga Pilipino crew na nasa Diamond Princess Cruise sa Japan na kasalukuyan naka-quarantine dahil sa Coronavirus Disease 2019 upang maging secure ang kanilang trabaho kapag pinauwi ng bansa. Mula sa Maynila, nasa telepono si Dante Amento para sa detalye ng balita. Dante. Mabalikan po natin ang balitang yan ni Dante Amento. Ipinagpaliban ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagsasara ng bahagi ng EDSA Balintawak para bigyan daan sana ang konstruksyon ng Skyway Stage 3. Samantala, pinag-iisipan rin ng ahensya na ipagbawal ang pagdaan ng mga motorcycle taxi sa EDSA at iba pang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Narito ang ulat ni Joanne Nano. Hindi natuloy ang nakatakdasa ng pagsasara ng kalsada sa bahagi ng EDSA Balintawak noong weekend upang bigyang daan ang itinatayong Skyway Stage 3 project. Batay sa naunang abiso ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, pansamantalang isasara sa mga motorista ang dalawang lanes southbound ng EDSA Balintawak na mag-uumpisa sana noong Linggo, habang isang lane rin sa northbound sa bahagi ng A. Bonifacio Road patungo North Luzon Expressway ang hindi muna padadaanan sa mga motorista. Subalit ayon kay MMDA EDSA Traffic Chief Edison Bong de Briha, hindi pa nakahanda ang mga tao at kagamitan ng mga contractor kahit hindi muna itinuloy ang road closure. We were really thinking that they will start ng weekend based sa usapan. However, ito pala pace by pace din. So they're trying to put up the crane. Di ina-assemble nila yung crane ngayon. And then, nabigla kami, nagsarado ng two lanes. Tinignan namin, wala namang gagawa pa. Hindi pa naman nila sineset up. Wala pang sinasabi ang contractor kung kailan muli isasara ang bahagi ng EDSA Balintawak. Pero nag-abiso na ang MMDA sa mga motorista na asahan na ang mas matinding traffic sa lugar kapag natuloy. Target ng Department of Public Works and Highways na buksan ang Skyway Stage 3 sa Hulyo ngayong taon. Tanan natin, naramdaman na natin yung epekto nito. Na wala pa nagtatrabaho, naka-apekto na. Ang laki ng dinulot niyan, yung traffic na dinulot niyan, yung coming from the north. No? So, ang sa amin na lang, please anticipate this, that this will be happening. Samantala, pinag-aaralan ngayon ng MMDA na ipagbawal ang pagdaan ng mga motorcycle taxi sa EDSA at iba pang major thoroughfare. Ito'y dahil sa dami ng mga naitatalang aksidente na kinasasangkutan ng mga motorsiklo sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA. Sa halip, pinag-iisipan ng MMDA na padaanin ang mga motorcycle taxi sa loob ng mga kalsada kung saan mas maliit ang posibilidad na masangkot sa aksidente ang mga ito. Bahagi pa rin ito ng isinasagawang pilot test run na kasama rin sa gagawing batayan kung gagawing legal ang operasyon ng mga motorcycle taxi. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, balikan po natin ang ulat ni Dante Amento sa Maynila. Dante? Yes, Flor. Magandang tanghali. Inaasahang i-replace ng pamahalaan ang 537 na mga Pilipinong nasa Diamond Princess cruise ship sa Japan. Kasalukuyan ang mga itong nakakarantin kaugnay sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ayon kay Labor Undersecretary Attorney Ana Dione, inaasahang iuuwi ang mga ito by batch. Una nang sinabi ng DOH na kapag dumating ang mga ito ay otomatikong isasailalim silang lahat sa 14-day quarantine. Dagdag pa ng dole, tutulong sila para sa job security ng mga ito. Makipag-ugnayan ng dole sa embahada ng Japan at maging sa pamunuan ng cruise ship pagdating sa trabaho ng mga Pilipinong ililikas. Anumang legal assistance ay sisikapin ng dole na maibigay sa mga ito. Katulad nga ng sinabi ko, we tutulong ang dole dyan through our follow offices na i-secure yung kanilang trabaho. Now, kung mag-desisyon sila kumabalik o hindi, nasa kanila na yon. For those who will decide not to go back, andyan naman yung mga assistants in place na alam naman. Simi at skilled workers, anya ang mga ito, nakabilang sa kanilang trabaho ang chef, service crew at cabin crew. Inaasahan ngayong araw ay magbibigay ng update ang
Interagency Task Force para sa mga planong higil sa planong apektado sa mga Pilipinong apektado ng COVID-19 sa Japan. Floor? Maraming salamat, Dante Amento. Iniharap sa media ni Mayor Isko Moreno ang 5 sa 7 kabataang suspect sa pagsunog sa naglalako ng lobo sa Maynila ng nakaraang linggo. Nanawagan ang alkalde sa 2 iba pa na harapin nang maayos ang kanilang ginawa. Narito ang report ni Bernard Dades. Papanagutin ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang mga kabataang nanunog sa isang tendero ng lobo sa Maynila. Nag-viral ang video na ito sa social media kamakailan. Ayon sa alkalde, idadaan sa proseso sa korte upang mapanagot sa batas ang mga ito. Sumuko ang 5 sa 7 kabataan kahapon. 4 sa sumuko ang minor de edad na pawang 15 at 16 anyos. Kahapon iniharap ito sa media ni Yorme kasama ang kanilang mga magulang, nakatakip ang mukha sa takot umano sa kanilang kaligtasan. 2 sa mga suspect ang hindi pa sumusuko. Ito ay sina Ivan, 19 anyos at si Alias Axel. Ayon sa isa sa magulang ng suspect, nagsisisi na ang kanyang anak sa ginawa at natatakot ng lumabas ng bahay dahil sa banta ng mga netizen. Kaya yung anak ko hindi nakakakain. Minsan nagigising madaling araw, alas to, sabi ko, bakit hindi ka natutulog? Sabi niya, mama, naiisip ko si Kuya Oliver. Hindi daw niya matanggap na ganun ginawa niya. Ayon sa alkalde, posibleng maharap ang mga ito sa serious physical injuries o depende sa kalalabasan ng medical examination sa biktima. Noong Pebrero 14 ay naglabas na anya ng pahayag ang biktima na kakasuhan niya ang mga suspect. Nauunawaan ko ang damdamin ninyo, mga netizen, no? Talagang nakapanggigigil. O huwag nyo naman pagbuhatan ng kamay. O kasi hindi naman may tatama ang isang mali sa paggawa pa ng isang mali. O huwag natin ilalagay sa ating kamay yung hustisyang ninanais natin para kay Oliver. Ayon kay Mayor Isko, mag-aabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa biktima na si Oliver Rosales. Si Rosales ay nagtamo ng second degree burn sa katawan at kasalukuyang ginagamot sa Mandaluyong City Medical Center. Bernard Dades, UNTV News and Rescue, Maynila. Dismayado si Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido sa pagkakasama niya sa drug watch list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam, sinabi nito na nagkaroon ng failure of intelligence ang mga nakakataas na PNP officials sa isyong ito. Disappointed rin anya siya kay PNP Chief Lieutenant General Archie Gamboa na tila hindi muna vinalidate ang naturang impormasyon bago siya ni-relieve sa pwesto. Samantala, bagamat una nang sinabi ng Malacanang na buo pa rin ang tiwala nito kay Espenido, ipinahayag naman kahapon ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na maaari pang magbago ang posisyon ng Pangulo depende sa mga matatanggap na impormasyon mula sa kanyang mga umanoy sources. Patay sa pananambang isang barangay chairman sa Binyan, Laguna kahapon. Maswerte namang nakaligtas ang 2 iba pa na kasama ng biktima sa loob ng sasakyan. Narito ang ulat ni Sherwin Colobong. Agtad ng tama ng bala ng M16 rifle ang sports utility vehicle na minamaneho ng barangay chairman ng Santo Tomas Binyan, Laguna na si Christopher Dimaranan, 42 anyos. Ito ay matapos tambangan siya ng 3 suspect sa Laguna Boulevard, Barangay Don Jose, Santa Rosa, Laguna, pasado alas 3 ng hapon kahapon. Dead on the spot ang kapitan matapos mabaril sa mukha at dibdib. Nakaligtas ang 2 kasama nito sa sasakyan na barangay treasurer at isang negosyante. Yung mga pasahero niyang kasama, nakasun sa ilalim, yung front saka top passenger. Siya possible. Karamihan ng tama niya, puro headshot saka dibdib. Sa inisyal na investigasyon ng Santa Rosa Police, galing Binyan City Hall ang mga biktima at patungo sana sa ipinapagawang bahay ng barangay chairman sa Silang, Cavite. Nagpasama daw sa Silang area dahil meron siyang pinapagawang bahay doon. Yun lang, pagkalagpas ng service road ng Calax, Binyan area, ay yun na nga, pinagbabaril na. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga suspect at ang motibo sa pananambang.
Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Binyan, Laguna. Winasak ng PNP Integrity Management and Enforcement Group ang nasa 50 video camera machine. Ito ang nakumpiska ng IMEG sa 4 na araw na operasyon sa Caloocan, Mandaluyong, Muntinlupa at Pasay. Mula sa Camp Crame, nasa telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng ulan. Magandang tanghali sa iyo, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nasa 50 video camera machine na may lamang 30,000 coins ang sinira ng IMEG. Pinangunahan ito ni IMEG Director, Police Colonel Ronald Lee at Deputy Chief for Operations, Police Lieutenant General Guillermo Eliasar. Ayon kay Lee, nakumpiska nila ito sa 4 na araw na operasyon sa Caloocan, Mandaluyong, Muntinlupa at Pasay. Nasa 24 din ay ang sibilyan ang kanilang sinampahan ng kaso. Kaya naman nagpala din sila sa mga pulis na sasampahan ng administrative case kung magsisilbing protektor ng mga illegal people. Sinabi naman ni Police Lieutenant General Guillermo Eliasar na nagpapatupad sila ng one-strike policy sa mga police commander ng mga lugar na mayroong illegal na sugal. Kasabay nito, sinaksihan din ni Eliasar ang pagpirma ng mga tauhan at opisyal ng IMEG sa isang covenant ng no-take policy na programa naman ni PNP Chief Police General Archie Gamboa. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan, live mula sa Camp Crame. Isa sa tinitingnang anggulo ng mga otoridad hinggil sa pagdukot kay Dr. Daniel Moreno sa Sulu ay upang gumuti na notorious leader ng Abu Sayyaf Group mula sa Zamboanga City. May live report si Val Villaflor. Yes, Val? Magandang hapon, Flor. Isa nga sa tinitingnang motibo ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa pagtukot kay Dr. Daniel Moreno ay upang gamutin ang Abu Sayyaf leader na si Hatib Sawadjaan at iba pang mga sugatang kasamahan nito. Inihayag ni AFP spokesperson Major Arvin Jan Encinas na kasalukuyang magsakit ang notorious leader ng ASG. Bukod pa rito, ang mga sugatang mga miyembro nito bungsod ng patuloy na opensiba ng tropa ng militar laban sa bandidong grupo, kaya't dinukot si Moreno. Possible, no? Na kinuha itong si Dr. Moreno upang gamutin itong mga sugatan na mga ASG member doon sa ating mga continuing focus mission operations dahil napakarami ng mga casualty itong mga ASG. Kasama itong si Sawadjaan, considering na monitor po natin na mayroong sakit ngayon. Matatanda ang dinukot ang doktor ng 4 na lalaki na kakamuflage sa sariling klinika nito sa Barangay World City Holo noong Pebrero 4. Samantala, patuloy naman ang hot pursuit operations ng AFP upang agad na mailigtas si Moreno sa kamay ng mga dumukot sa kanya. Flor? Maraming salamat, Val Villaflor. Naaresto sa isang checkpoint sa Caguay, Surigao del Sur ang isaumanong commander ng New People's Army na nagpapakilalang kawanin ng Department of Environment and Natural Resources. May live report mula sa Butuan City, si Raymond Octobre. Yes, Raymond. Yes, Ella, magandang tanghali na huli sa pinagsandit na PNP at AFP checkpoint sa National Highway ng Sitio Tagbolinao, Barangay Purisima, Caguay, Surigao del Sur nitong Sabado ang isa umanong commander o mataas na opisyal ng New People's Army. Ella, kinilala ang suspect na si Renan Cantos alias Loki o Runin o Sanjo na 30 anyos, residente ng poblasyon Marihatag, Surigao del Sur. Ayon kay Properties spokesperson Police Major Renel Serrano, dati umanong commander ng dismantled na guerrilla from 8 at 14 sa Northeastern Mindanao Regional Committee si Cantos. Na siya ay 10 ka mga standing warrant of arrest. So, kining mga kasuha, prostrated murderer, multiple attempted murder, kidnapping and serious illegal detention, robbery with force and intimidation, kidnapping and serious illegal detention og arson. Erla, dagdag pa rin si Rano, nagpakilala rin naman si Cantos bilang Deputized Environment and Natural Resources Officer o DENRO
matapos itong makuhanan ng ID ng DNR. Giimbestigahan na ron sa PNP. How comes nga nahimo siyang empleyado sa DNR, local DNR dito sa Maong Lungsod. Local DNR, pero makita mo guna to permado sa regional director, sa regional executive director sa DNR. Pero binabulaan na naman ni DNR Caraga Regional Executive Director Attorney Felix Alicer na kawalin nila si Cantos. Wala rin naman itong pangalan o wala rin naman ang pangalan ni Cantos sa kanilang listahan ng mga dendro sa lungsod ng Marihatag. We found out that the subject ID was fake. Further, the signature appears somehow not similar to the signature of the undersigned. This is my usual stroke of my signature, and you will notice a slight difference in this signature. Plus, per ID here, Renan was said to be a personnel of LGU Marihatag. In the special order prepared, he's not among the list. Kaila dahil sa incidente, mas ihikitan pa ng DNR ang kanilang pag-background check sa kanilang mga kawani sa ngayon ay nasa kustudiyan ng Cagayan Police Station ng suspect. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Raymond Octobre, live mula sa Butuan City. And for the news abroad, residents of Western England and Wales borders were battling widespread flooding on Monday, February 17, after Storm Dennis struck Britain over the weekend. The River Wye is here for burst its banks, and rescue workers were seen helping residents leave their houses by a boat after some streets were submerged under waist-high waters. Storm Dennis hit Britain barely a week after Storm Shara disrupted the transport, flooded homes in northern England, and left thousands without electricity. A French jetman wows people by flying high above Dubai's skyscrapers. Stephanie C. has this story. French jetman Vince Rafay successfully took off from the ground and flew high above Dubai on Friday, February 14. Rafay, equipped with a carbon fiber wing powered by four mini jet engines, flew to 1,800 meters above sea level. After demonstrating control by flying 5 meters above the sea and making small turns, he made his main flight. Rising 100 meters every 8 seconds, he finished the 3-minute flight with a loop at 1,800 meters before opening his parachute and dropping back to Earth. We took off from the ground with the jet wing. And basically, we were controlling just the yaw movement, you know, which is the turn with a joystick. And then after that, you know, we just played a bit above the water. And then when everything was good, then I went into flight and climb into altitude. It's a big step for us because it's the first time that we are completely autonomous, you know, where we take off from the ground and then we went to altitude, you know, to more than 1,000 meters. I pull a looping and then I open my parachute. So it's big. The equipment allows the pilot to reach speeds of 400 kilometers per hour, as well as being able to hover, change direction, and perform loops. Rafay was fitted with a pyrotechnic safety parachute in case of engine failure at low altitude, and more than 50 preparatory flights were made ahead of the event. It was a very proud moment for us at Expo 2020 Dubai and Jetman, and not just us together as a team, but the UAE as a nation, where we celebrate the message of no limits. Stephanie C, UNTV News and Rescue.
A Syrian father helps his daughter face fear with laughter. Maya Barquez reports. Daily airstrikes and bombs prompted Syrian father Abdullah Muhammad to come up with a new way to help his daughter Salwa adapt to the sounds of war. He encourages the three-year-old to simply laugh whenever she hears the sound of bombs or missiles. In video footage, Muhammad is seen laughing with his daughter as the sound of an apparent explosion is heard in the distance. He said that he managed to convince his daughter that these noises are similar to sounds of fireworks and that they are nothing to be scared of. Airstrikes drove his family far from his hometown in Sarraqib in northwest Syria, forcing him to live at his friend's house with his wife and daughter in Sarmada. Backed by heavy Russian airstrikes and aided by pro-Iranian militias, government forces have intensified since the start of the year. Their campaign to recapture the Aleppo countryside and parts of neighboring Idlib province in the far northwest of Syria, where anti-Assad insurgents hold their last strongholds. Maya Barquez, UNTV News and Rescue. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-aabot ng tulong ng UNTV News and Rescue sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkan Taal. Kasabay ng pangungumusta sa kanilang mga kalagayan, ang kaunting tulong para sa kanilang pangangailangan. At narito ang report ni Jun Suryao. Ito lang itsura ng crater ng Bulkan Taal matapos na ibaba ang alert level nito. Ang mga tagapulo nagtayo muna ng pansamantalang silungan dahil nandito pa rin daw ang kanilang ikinabubuhay. Sa umaga ay pumupunta sila rito at sa hapon naman ay bumabalik sa evacuation center. Ang iba naman ay nagagawa pang mag-overnight sa kabila ng babala ng feebox na may panganib pa rin ng pagputok ng bulkan. Ay ngayon, namamanti-manti nga kami at walang alagang kuhan, walang alagang isla. Nung 14, tumawid kami dito. Tapos yun, padalawang gabi-gabi. Ngayon, mamaya naman, pauwi na kami. Ang mga nasa mainland naman na malapit din sa bulkan ay unti-unti nang nagbabalikan sa kanilang mga tirahan. Parang nagka-camping lang nang sila'y aming abutan. Ang mga nahuling tilapia ang kanilang ulam. Sinigang sa kamatis, kamyas. Si Mang Felix naman ay magtatagal pa sa evacuation center dahil wasak ang kanyang bahay na kailangan ng total renovation. Isa lamang si Mang Felix sa mga ganito ang kalagayan ngayon na umaasang huwag silang makalimutan ng pamahalaan. Patuloy naman ang paglingap ng UNTV sa mga pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Tuloy nga pala yung tulong mula bago balita. Yun. Paano yung nasabi? So nakita ko na po eh. Yung ating pagkikita, saka yung mga ayuda po binibigay niyo sa amin, na napakaling bagay po sa tulad po namin ngayong wala pang trabaho at wala pang pinagkikitaan. Jun Suryao, UNTV, News and Rescue, Agoncillo, Batangas. Mayong udto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't iba pa ninyong bansa. Planong magpatayo ng hardin ng lunas ang Philippine Army sa lahat ng kampo militar sa bansa. Layo nito na magkaroon ng dekalidad na mapagkukunan ng gulay upang wag na silang bumili pa sa labas. Narito report ni Danny Munar. May kasabihan na ang pagkain ng gulay ay nakakahaba ng buhay. Ganito marahil ang nasa isip ng mga sundalo, kaya't naisip nilang magtanim ng sari-saring gulay sa loob ng Fort Ramon Magsaysay sa Nueva Ecija. Tinawag nila itong hardin ng lunas kung saan nasa kabuang 2,500 mga gulay na pang pinakbit ang kanilang itinanim sa kulang 1 hektaryan lupa. Bukod sa kanilang personal consumption, ay maaari rin itong maging source of income ng mga sundalo. Kasi makita mo na makes almost a hectare and usually it's more than what we need. Ano?
So yung mga excess nito, yun ang dinadala sa market sa labas at pinibenta. It's a source of livelihood. Ayon kay Lieutenant General Gilbert Gapay, papalawakin pa nila ang pagtatanim upang ang mga lupang nakatiwangwang sa mga kampo ay magamit at mapakinabangan. Danny Monari, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Target ng Department of Interior and Local Government ng Quezon Province na ayusin ngayong taon ang paggamit ng pondo ng mga barangay sa lalawigan. Ito ay upang matiyak na magiging kapakipakinabang sa mga mamamayan ang proyekto at programang isinusulong ng mga barangay. Mula sa Quezon Province, nasa telepono si Japit Cablaida para sa detalye ng balita. Magandang tanghali, Japit. Magandang tanghali, Janice, at sa ating mga kasambahay. Malaking hamon nga para sa Department of Interior and Local Government ng Quezon Province na masubaybayan ang mga tamang paggamit ng pondo sa mga barangay sa lalawigan. Ayon sa DILG Quezon, panahon na upang mag-level up ang performance ng mga opisyal ng barangay upang mabigyan ng kalidad na serbisyo ang kanilang mga nasasakupan. Hopefully, pag na-implement po natin ito, ay mag-appeal tayo din sa professionalism ng ating mga barangay officials na mag-level up na po sila. Layunin ito na matiyak na wasto ang paggamit ng pondo sa mga proyekto at programa na isinusulong ng mga opisyal ng barangay at magiging kapakipakinabang sa mga residente, gaya na lamang ng pagtatayo ng infrastruktura, disaster preparedness at livelihood programs na angkop sa kanilang lokasyon. Dahil sa amin po, kami nagpa-concreting na rin. Yun po ang halimbawa kung sabi ko nga sa inyo, 60 meters na lang po, ginagamitan lang namin ng 500,000. Ay samantalang sa kanila, milyon na yun. Malaman po natin for 2020, ang mga barangay, ang gato pangangailangan, ano mga barangay talagang halos zero na po. So dyan po natin malaman kung anong intervention po yung ating ilalakad sa kanila. Target ng DILG Quezon na mapataas ngayon o matapos ngayong taon ang pag-assess sa lahat ng barangay sa lalawigan at makapagsagawa ng basic seminar ng wastong paggamit ng pondo at istratehiya sa pagsusulong ng... Maraming salamat, Japet Cablaida. At yan ang ating mga balitang from the... Ako si Janice Enjente, maayong... Isang ginang sa Russia ang nakaisip ng paraan para pakinabangan ang mga basurang plastic sa kanilang lugar. Sa kanyang bagong hobby, ginagawa niyang mosaic ang mga plastic bottle cups na kanyang napupulot o dinadala sa kanya ng mga kapitbahay. Narito ang report ni Ninia Armilio. Bukod sa banta ng coronavirus disease sa iba't ibang bansa, problema rin sa maraming nasyon ngayon ang basura. Kaya umiisip rin ng mga paraan ang pamahalaan ng iba't ibang bansa para labanan ito. Isang halimbawa ang pagpapatupad ng ban sa paggamit ng single-use plastic. Pero may mga grupo at ilang individual din na gumagawa ng kanilang sariling paraan para makatulong. At ito ay sa pamamagitan ng pagre-recycle. Sa Russia, isang ginang ang nakalikha ng obra sa pamamagitan ng takip ng plastic bottles. Pinagdidikit-dikit niya ang mga ito para makalikha ng musik. Gaya nitong baka, 1,000 plastic bottle cap ang kinailangan para mag-book. Bukod dito, nakagawa rin siya ng mga musik ng kabayo, manok, pato at mga cartoon characters. May disenyo rin ang mga bakod sa palibot ng kanyang bahay. Neighbors bring me caps, but nowadays there are waste bins in our village and everybody throws everything in there. They used to throw everything to a waste site. I did not hesitate to go to the waste site to collect caps, and neighbors would bring me some. Kwento pa ng village artist, dati ay peas o gisantes ang gamit niya sa kanyang mga obra. Bukod sa nakababawas ng basura ang kanyang bagong hobby, may dulot rin itong mabuti sa kanyang sarili, ayon sa baguhang artist. It calms me down, settles my nerves, especially when I was making mosaics of beans. I used to use pea beans at first, and later switched over to caps. Anytime I am free, I rush to make a mosaic.
Makikita ang likhang sining ng ginang sa loob at labas ng kanyang bahay. Hinihikayat rin ito ang kanyang mga kababayan na mag-recycle. Taon-taon, aabot sa 60 milyong metrikong tonelada ng basura ang naiipon sa Russia, kabilang dito ang mga papel at plastic. Sa ngayon, halos 2 toneladang bottle caps na ang nagagamit ni Nina sa kanyang open-air art gallery. Nina Armilio, UNTV News and Rescue. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.